ang balang pumatay kay Ninoy Aquino, Agosto 21, 1983. Pero dalawa ang tinurong gunman. Si Rolando Galman ay tinadtad ng bala sa tarmac ilang segundo matapos mapaslang si Aquino, habang ang dating pulis na si Rogelio Moreno ay nakulong ng 26 na taon. Pinaikli ang life sentence kay Moreno noong 2009 at pinalaya siya. Noon hanggang ngayon, itinanggi niya na siya ang bumaril kay Aquino. Di ko nakita mismo kasi dito dumaan sa likod ko eh. Nakita ko na lang nung pumutok na yan. Tapos kita ko na rin na binabaril na rin siya ni Sergeant de Guzman. Binabaril si Galman. Noong 1985, pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Moreno at iba pang mga sundalo at pulis na nagsilbing security ni Aquino. Lumabas sa trial na binayaran ng mga komunista si Galman para patayin si Aquino. Pero matapos ang 1986 People Power Revolution, inutos ng Korte Suprema ang isang retrial. Lumabas na fall guy lamang si Galman. At na-convict si Moreno at 15 pang iba para sa murder qualified by treachery. Malaking dagok sa pamilya ni Moreno ang pagkakakulong sa kanya. Yung asawa ko, nag-DS din siya noon, pumunta ng Hong Kong. Tapos yung anak ko, kasama niya sa bahay yung bali kapatid ng misis ko. Dumating din kami sa time na nakakahiyaman sabihin pero talagang halos wala na kami makain. Taon-taon binabalikan ang insidente ng pagpaslang kay Aquino. Patuloy ang mga tanong kung sino ba ang utak ng assassination. Ito ang dating bahay ni Galman kung saan huli siyang nakita ng kanyang anak. Matapos ang ilang buwan, naglaho at hindi na rin nakita muli ang asawa niya. Pumanaw naman ang kanyang kaisa-isang anak nitong nakaraang taon. Isang kapatid lamang ang nagsalita ngayon. Ayaw na niyang buksan pa ang kaso. Siyempre naisip natin, baka kung sino yun, balikan tayo, ganyan. Mas mainam po siguro talaga yung naging tahimik na lang po kami. Pero si Moreno, umaasang hindi pa huli at mabubuksan pa ang kaso para mapanagot ang mastermind at malinis ang kanyang pangalan. Gigi Grande, ABS-CBN News.